And hello guys, and welcome back to my YouTube channel, mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga ang pinaka-latest na balita natin nasagap ngayong araw, mga kapatid. Dalawang barko ng Chinese Navy na mataan kahapon sa may West Philippine Sea habang tayo ay nagsasagawa ng anti-submarine drills kasama ang bansang Amerika, Japan at Australia. At ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Walang nagawa ang bansang China sa atin dyan kahapon sa may West Philippine Sea. Ibig sabihin, mga kapatid, takot pala sila sa giyera. Dahil kung totoong matapang sila, hindi sana nila tayo hahayaan dyan kahapon na magsasagawa ng ating mga military drills dyan sa may West Philippine Sea. At yan po ang ating pag-uusapan, mga kababayan, ano? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like din po ang ating video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin, mga kababayan. Kauna-unahang maritime cooperation activities sa West Philippine Sea ng Pilipinas kasama ang ilang mga kaalyadong bansa, matagumpay na naidaos kahapon si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Patrick? Yes, Audrey, natagumpay nga yung NMCA, pero dalawang barko ng People's Liberation Army Navy ng China ang namataan habang sinasagawa kahapon ang kauna-unahang multilateral maritime cooperative activity sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan, South Australia. Ito ang kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines, pero hindi naman doon ito naka-apekto sa itinagawang exercises ng mga naturang bansan sa loob. Kasi nga, kung nangialam sila doon kahapon, mga kapatid, baka yung dalawang barko na yun, lumubog na. Diba? Ganun lang yun. Diba? Kung sinubukan nilang mangialam kahapon, mga kababayan, ano? Eh, di sana, hindi na nakita yung dalawang barko na yun. May pasabi-sabi pa silang magsasagawa din sila ng kanilang military drills kahapon. Pero ang totoo nun, mga kababayan, ano? For kwa na lang yun. No? For, kumbaga, parang compliance na lang para sabihing hindi sila natatakot sa atin dyan kahapon sa may West Philippine Sea. Pero ang totoo ng mga kapatid, no, baka siguro sinabi ni Xi Jinping, tingnan-tingnan nyo lang ha, kung may gagawin sila dyan mga drilling-drilling. Diba? Pero wag yung palagan, baka matunaw yung dalawang barko na yan. No? Ang ibig sabihin niya, mga kababayan, hanggang kwento lang talaga itong bansang China. Diba? Parang itong mga kababayan lang din natin dito sa Pilipinas, mga kapatid, no, na mga pro-China, no? Hanggang kwento lang din yung pulboron video nila. 'Di ba? Anong petsa na ba ngayon, mga kababayan? Natatandaan niyo ba kung kailan nila in-announce 'yon, no? Na kung saan ilalabas di umano nila yung kanilang pulboron video. Sa natatandaan ko, mga kapatid, April 2 yung in-announce nila doon sa ano, sa SMNI. Nagsabi sila April 2 daw, meron daw silang pasabog, no, at ilalabas na di umano yung kanilang pulboron video, no. So kwento daw din pala yun, mga kababayan, no? Baka sa susunod niyan mag-a-announce yan sa 2030 pa ilalabas yung pulboron video. Parang Chinese, 'di ba? Puro lang din pananakot, hindi, ayaw naman palang pumalag. Kung gusto talaga nila, mga kababayan, no, kung totoong matapang sila, no, hindi sana nila tayo hinayaan dyan sa may West Philippine Sea, no, na gawin natin yung mga drills na gusto natin gawin dyan. Kanya nga lang, mga kapatid, no, noong in-announce natin na magsasagawa tayo ng anti-submarine drills natin dyan, at sa, dahil naniniwala talaga tayo na sa atin yung West Philippine Sea na yan, yung binag-aagawang teritoryo dyan, eh, nagsawalang imik na lang itong bansang China. No, hindi na po sila nangialam, mga kababayan, dahil siguro napag-isip-isip nila, sige, hayaan lang natin, sa kanila naman talaga yan eh. Baka kasi pag pumalag tayo, maubos lang tayo dyan. No? Pero in mo, konting mali lang nila dyan kahapon, mga kababayan, yung aircraft carrier ng bansang Amerika, parang nandyan lang yata nakatambay sa may bandang Palawan. Di ba? Sasaglitin lang yun, mga kapatid, no? Kung sakaling nangialam sila, kahit ang dami ng mga dadalhin ng China dyan, ang mga pandigma nilang pandagat, sasaglitin lang yan ng mga high-powered na fighter jets ng bansang Amerika. Idagdag mo pa yung mga fighter jets ng Japan, napakalapit lang po ng Japan, mga babayan, ano? Sasaglitin lang talaga yan, no? Kaya nga lang, siguro, sabi siguro ni Xi Jinping, ayaan na lang natin sila dyan, no? Total, hindi pa naman nila babawiin yung kanilang katubigan dyan. No, wag na muna tayong pumalag at baka malagay tayo sa hindi magandang sitwasyon. Diba?
Pero kung totoong bansang kung totoong matapang ang China, mga babayan, no? Plano pa lang natin, hinaharang na nila. Dapat nandiyan na lahat, naka-display na dapat lahat yung mga kuha nila dyan. Mga tawag nito, mga aircraft carrier nila, mga pandigma nila sa napandagat, dapat nandiyan na. No? Kung totoong matapang sila at naninindigan sila dyan sa kanilang claim sa may West Philippine Sea. Ang problema, mga kapatid, ayon dito, dalawang barko ng Chinese Navy lang. Ultimo pagwa-water cannon, mga kababayan. No? Hindi nila nagawa. Dahil naduduwag ang bansang China. Ganun lang kasimple yan. Puro lang sila kwento, wala naman palang kwenta. Parang mga pro-China lang din dito, no? Mga pro-China natin, mga kababayan. Puro lang bigay ng date kung kailan ilalagay, ilalabas yung pulburon video. Pero kwento lang pala yan, mga kababayan. Wala din pala silang kwenta. Tuloy. Ito naka-apekto siya. Hindi siya nagawang exercises na mga naturang bansan. Hello? Sabi ni AFP, Chief of Staff General Romeo Browner Jr. patagumpay ang MMCE na isinagawa sa loob ng ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. So, ibig sabihin niyan, no, pwede na natin bawiin talaga yan, yung West Philippine Sea na yan. No? Ganito lang pala yung mga klaseng mga exercises, mga kapatid, ang makakapagpaurong ng bayag nitong bansang China. Diba? So, kung titignan natin mabuti, mga kababayan, no? Malaking advantage na nito ngayon sa bansang Pilipinas. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Hanggat nandyan pala ang mga barko ng Amerika at ng mga kaalyado nating bansa, walang magagawa itong bansang China. 'Di ba? Hindi sila or takot silang pumalag. No, kasi hindi naman nila basta-basta pwedeng harasin tayo o sabihin lang lumayas kayo diyan, no? Kasi sa amin 'yan. Kasi panigurado niyan, baka isampal sa kanya yung papeles na magpapatunay na sa atin yung West Philippine Sea na 'yan. No? Baka pag nairita si Biden sa kanya, anong palayasin mo kami dito? Sampal ko sa itong papel na magpapatunay dyan na sa Pilipinas yan. Diba? Oh. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Itong mga ganitong training pala, mga ganitong mga drills natin, malaki pala ang ambag nito, mga kababayan, sa pinag-aagawan or inaagaw na teritoryo sa atin dyan ng bansang China. So siguro, mga kapatid, no? Sa tingin ko lang naman, ha, mas maganda pala siguro kung gagawa tayo ng man-made island diyan mismo, no? Sa may West Philippine Sea, sa ating sa loob ng ating exclusive economic zone. Kung sakali pala, mga kababayan, na hayaan natin itong bansang Amerika or kahit sino mga kaalyado nating bansa, no, na magsagawa ng kanilang mga military base diyan. Ibig sabihin, mga kababayan, wala nang magagawa ang bansang China doon. Diba? Gaya nang sabi ko, kung totoong matapang itong bansang China, mga kabatid, nagpaplano pa lang tayo, dapat nandun na sila at hinaharang na nila yung ating planong isasagawang anti-submarine drills. Insulto ito, mga kababayan, para sa bansang China. Bakit kamo? Military drills to, mga kabatid. Hindi to basta-basta. No? At ang pinaghahandaan natin dyan ay yung bansang China mismo. Diba? Nanunood lang sila habang nagtitraining tayo bilang paghahanda sa kanilang posibleng pag-atake sa atin dyan sa may West Philippine Sea. No? Sampal sa bansang China yon. At may pasabi-sabi pa sila kahapon, ha, na kwan daw, everything daw is under control. Diba? Everything is under control. Tapos dalawang Chinese Navy lang pala yung pinadala nila dun, mga kababayan. Diba? Siguro yun, mga kapatid, ano, napag-isip-isip ko lang. Sinabi lang talaga siguro ng bansang China yon para hindi naman sila magmukhang kawawa, no? Or mapaghalataang naduduwag sila kahapon. 'Di ba? Kasi nga, ano na lang sasabihin ng kanilang mga kaibigang bansa tulad ng bansang kwa, ng bansang tawag dito, North Korea ba 'yun, yung may baliw na presidente? Tapos dito naman sa may kwa, no? Sa may Russia. Diba? Ano nalang sasabihin? Takot ka pala si Jinping, eh. No, pinakitaan ka lang ng anti-submarine drills kahapon, natakot ka na, eh. O kaya, nagpa-presscon sila, mga kapatid, at sinabing everything is under control. No? At kaya pala, mga kababayan,
no? Direct nilang in-address yun sa bansang Amerika para hindi sila magmukhang kahiya-hiya na takot ka pala pag nandyan yung tropa ng bansang Amerika. Diba? Ganon pala ang ibig sabihin nun. Kasi nga mga kapatid, teritoryo natin yan eh. Pilipinas at China, yung kumbaga may conflict dyan eh, dahil inaagaw nga ng bansang China. Pero yung kanilang tawag nito, yung press conference nila kapon mga babae, ano? Yung sa harap ng international media, ang binanggit lang nila doon is bansang Amerika, para i-emphasize mga kapatid na hindi sila natatakot sa bansang Amerika. Pero ang totoo mga kababayan, dalawang Chinese Navy lang yung pinadala nila at nanonood na lang mga kapatid. 'Di ba? Hindi naman ayun dito, hindi naman daw naging sagabal sila kahapon. Dahil nga siguro hindi natin alam mga babae, no, kung ilang nautical miles yung layo nila kahapon. Tapos yung announcement nila mga kapatid, ano, military drill daw. Meron ba military drill na dalawang barko ng Chinese Coast Guard lang yung pinadala mo? No. Ito, 'di ba? Effective 'to mga kababayan, at hindi lang ito ha. Hindi lang ito ang unang beses na mangyayari 'to, dahil syempre mga kapatid, ano, nitong third week yata ng month of April, magsisimula na rin yung balikatan exercise. No, tuloy-tuloy na 'yan mga kababayan, no? Tuloy-tuloy na po talaga 'yan. Kung sakali man mga kapatid, no, na pagbibigyan natin ang bansang Amerika or hilingin ng bansang Amerika na pwede ba kaming gumawa dito ng man-made island? Abay, kung ako kay President BBM, papayag na ako. Sige. Tapos habang dinidevelop yung man-made island mga babae, no, simulan na kaagad natin ang pagdi-drill ng langis dyan. Ewan ko lang kung anong magiging reaction ng bansang China. Well, anyway guys, no, talagang sisimulan na po pala talaga yung pagdi-drill ng langis dyan sa may West Philippines. Si abangan yung mga kapatid ha, meron akong article ba o video yung nabasa o napanood ko. No, na parang this year yata mga kababayan ay sisimulan na po yung pagdi-drill ng langis dyan. No, at yung kasing gagamitin dyan mga kapatid, no, na parang napakalaking barko para madrill yung langis dyan, eh meron pang tinatapos na kuan, meron lang tinatapos na kontrata sa ewan ko kung anong bansa yun mga babae, no. Pero after daw nun mga kapatid, sisimulan na daw yatang magdrill dyan ng langis sa may West Philippine Sea, no. Napakagaling talaga natin pangulo mga kababayan, palakpakan natin, diba? Yan ang presidente mga kapatid, no? Yan yung tinatawag ni Duterte na weak leader, 'di ba? Yung ginawa ni Duterte nung nakaraan mga kababayan, no? Pang short time kwan lang 'yon, pang short time solution lang 'yon. Pero hindi pwedeng i-deny ang katotohanan mga kapatid na 'yon po ay walang kinalaman, no, sa pagtatanggol diyan sa ating kuan teritoryo, dahil yun ay ginawa lamang niya na para kahit papano makapangisda diyan ng ating mga kababayan. Pero ang totoo ng mga kapatid, no, hindi po niya napaalis itong bansang China. 'Di ba? Puro ng kwento 'yon. 'Di ba? At sa halip mga kababayan, hinayaan pa niya ang bansang China na mangisda din diyan sa ating exclusive economic zone, no. Ito ang unang beses mga kababayan na walang nagawa itong bansang China dahil sa ginawang desisyon ng ating mahal na pangulo, no. Sa panahon ni Duterte mga kapatid, naging sunod-sunuran lang naman sila sa bansang China. Pero dito kay BBM, nanindigan si BBM, babawiin namin yung West Philippine Sea na yan, no. At ito nga, no, sana mapanood ito ng ating mahal na pangulo mga kapatid, no. Kung kailangan pala ng ganitong exercise, gawin natin buwan-buwan or araw-araw or linggo-linggo, gawin na natin, no. Nang sa ganon, mapigilan natin itong bansang China sa pagpasok-pasok diyan, no. Syempre mga kapatid, no, kiniklaim natin 'yan, itong Amerika naniniwala na sa atin 'yang teritoryo na 'yan, itong mga kaalyado nating bansa naniniwala, no, ino-honor 'yung desisyon ng tribunal na sa Pilipinas talaga 'yan, no. Tapos kung sakali mang nandiyan na 'yang mga tropa na 'yan, no, ng mga kaalyadong bansa natin, tapos biglang pumasok ang China, malaking kabastusan 'yon, 'di ba? Malaking kabastusan pag ginawa nila 'yon. Kaya siguro mas maganda hayaan natin manatili itong mga tropa ng ating mga kaalyadong bansa dyan sa may West Philippines. Nang sa ganon, no, wala nang rason na itong bansang China papasok-pasok pa dyan. Dahil once na papasok sila mga kababayan, at itong mga kaalyado nating bansa ay kinikilala ang West Philippine Sea,
no, yung exclusive economic zone natin na inaangkin ng China, kinikilala nila na sa Pilipinas talaga yan, abay malilintikan sila, no, malilintikan itong bansang China kung sakaling papasok-pasok pa sila diyan, di ba? Yun ang maganda, mga kababayan. Ngayon ko lang din naisip, no, dapat magtayo na tayo ng man-made island diyan, nang sa ganun, di ba, masakop na natin, no, mabawi na natin yung ating kwan diyan, yung ating tawag dito, karagatan na yan. Dahil sa atin naman talaga yan, mga kapatid. Ito lang bansang China ang baliw. Ayaw nilang kilalanin yan. Nakalimutan na tuloy natin i-play ito. We were able to achieve all the objectives that we have set forth, including the anti-submarine warfare exercise that we conducted. Ngayon, while they were doing the exercise, we noticed the presence of two PLA Navy ships. In the distance. Pero wala naman pong ginawa itong mga Navy ships na ito para i-block or hadlangan yung ginagawa nating mga exercises. Ewan ko lang ha, kung sinubukan nilang gawin yung kahapon, mga kababayan. No? Kung sinubukan nilang bastusin yung ginagawa natin kahapon, panigurado mga kapatid, yung mga barko na yun, hindi na yun nakabalik ng bansang China. Madaling sabi, mga kababayan, naduwag ang bansang China. Ganun lang kasimple yon. Pero ganun pa man, mga kapatid, nakakatuwa din, no, na naduwag sila. Dahil, di ba, at least naiwasan yung gera, no? Kasi kung binastos talaga nila tayo kahapon dyan, ewan ko lang, mga kapatid, baka ngayon siguro, no, headlines ngayon ang gera dyan sa may West Philippine Sea. Di ba? So tuloy-tuloy naman, naging tuloy-tuloy, naging successful yung ating multinational maritime cooperative activity. Kasi hindi sila nakapalag or natakot silang pumalag kahapon. Ganun lang kasimple yan. Tumahok sa MMCA ang mga barko ng Philippine Navy, US Navy, Royal Australian Navy at Japan Maritime Self-Defense Forces kung saan iba't ibang exercises ang ginawa. Kabila nga dyan ang anti-submarine warfare drill. Sa panig ng Pilipinas, sa mga assets na kasama sa aktividad ay BRP Gregorio del Pilar, BRP Antonio Luna, BRP Valentin Diaz, at Agusta Westland Helicopters. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mapapabuti ang interoperability sa tulong ng aktividad. Sa kabila naman ito, ginagawahan niyo ng pamahalaan ng lahat, kabilang na ang mga dialogo para mapahupa. Pahupay ng sisyon sa WPS. Alam niyo, mga kababayan, ano, dapat gawin ng China para magkaroon tayo ng kwan dyan, no, katahimikan dyan. Hayaan na nila yung sa atin. Huwag na nilang galawin. Ngayon, kung sakali man, no, na may presidente o kahit sinong Pilipino ang nagbenta dyan, di ba? Malay natin, no? Hindi natin alam kung bakit ganun ka-agresibo itong bansang China. Baka mamaya dyan, mga kapatid, naibenta na pala yan talaga, no? Yun ang singilin nila, no? Dapat sabihin nila kay Marcos, kay President BBM. Oh. Sabihin mo diyan kay kwan, kay ganito na ibalik na lang yung pera namin. 'Di ba? Kasi duda ako, mga kapatid, no? Hindi ako naniniwala na si Antonio Trillanes, si Senator Antonio Trillanes ay binenta 'yan, no? Kasi kung totoo yung mga haka-haka, mga kwento-kwento dati, mga kapatid, na si former Senator Trillanes yung nagbenta niyan, dapat minention na siya ng bansang China. Kanya nga lang, mga kapatid, ang dami nang isiniwalat ng bansang China. Never siyang nagmention na may isang senator ang nagbenta niyan. So ibig sabihin, baka hindi senator ang nagbenta, mga kababayan. 'Di ba? Hindi natin alam, no? Ngayon, para paano 'yan, no? Humupa na yung tension diyan. Ipaubaya na lang ng bansang China sa atin 'yan at pwede naman lang i-request, no, kay BBM na sabihin mo kay ganito or iharap mo sa amin si ganito, no? Tapos dalhin niya yung perang binayad namin sa kanya, no? Pwede naman 'yun. Nasa ganun, mga kapatid, 'di ba? Win-win situation. Pero I don't think so na aabot ang China sa ganyang desisyon, 'di ba? Eh kung kahapon nga lang, mga kababayan, nagawa pa nilang magyabang, pero ang totoo pala wala pala silang nagawa, 'di ba? Hanggang yabang lang para sabihin na meron sila, nandyan yung presensya nila at hindi sila natatakot. Mas mabalitaan natin, dalawang barko lang pala ng Chinese Navy, ano? May military drill di umano,
biglang utos nitong si Jinping, oh magsagawa ka ng military drill, tapatan nyo ang kan, no? In response ito doon sa pinaggagawa ng bansang Amerika, yung pala dalawang kwan lang pala, dalawang tawag dito Chinese Navy lang, tapos sa malayo pa hindi makalapit, ano, nawala yung mga estilo nilang kwan eh, pambardagulan yung mga water cannon eh, hindi umubra kahapon mga kababayan, di ba? Anyway guys, hanggang dito lang itong video na to, at sana nga mga kapatid, ano, hayaan ng ating presidente na manatili itong mga ano, sila Big Brother diyan sa may West Philippine Sea. Nang sa ganun, 'di ba? Tuluyan na nating mabawi yung West Philippine Sea na 'yan. Wala namang magagawa yung China diyan eh, dahil lahat ng kaalyado nating bansa, no, naniniwala ang sila at ino-honor nila yung naging decision ng tribunal. No. Ngayon, kung sakali mang babastusin pa rin nila tayo, baka masampal siya diyan ng papeles, 'di ba? Sampalin siya dyan ni Biden or di kaya ng Prime Minister ng Japan. Well, bobo ka. Gusto mo pakain ko sa itong papel na to. Hanggang dito na lang mga kapatid. Huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video. Adios.